Ito yung website na gagawin natin. Ito yung homepage niya. Gagawa rin tayo ng products page. Tapos, contact form. Meron din tayo sarili ditong email na may domain name natin. Tapos, pag may nag-send sa form na to, mapupunta siya sa customized email natin or sa professional email natin. Introduction. Unang kailangan natin sa paggawa ng website ay domain name. Ito yung pangalan ng website. Sa Facebook, facebook.com, YouTube, youtube.com, or sa Google, google.com ang domain name nila. Pangalawang kailangan natin, hosting. Yung hosting, yung place where our files will be stored. Ito yung server natin. Step 2, getting hosting and domain name. Click lang natin yung claim deal. And then, dito tayo sa business plan. Kasi, ito, pwede tayong makagawa ng 100 websites, unlimited na yung SSL niya, and then free na yung emails niya, may free domain din siya. Click natin ang add to cart. Sunod, pili tayo ng period kung gaano katagal. Halimbawa, gusto natin 12 months lang. Natin ng 12 months. And then, email address, lagay natin. Sunod, pwede tayo magbayad via credit card, PayPal, Google Pay, GCash, PayMaya, or CoinGate. Ang gagamitin natin dito ay GCash since halos lahat naman tayo may GCash na. Click na natin yung secure submit payment. Tapos, lagay ko lang dito yung GCash number ko. And then, MPIN. Click natin yung pay. Okay. Save ko lang dito yung login details ko para hindi na ako paulit-ulit mag-type. Yan. Ito na yung bagong account natin sa Hostinger. Nakalagay dito, claim your domain name. Claim natin yung free domain name natin. Lagay lang natin kung anong gusto nating domain name. For example, sa akin, onepanda.com. And then, click lang natin yung check availability. Ayan, available siya. Nakalagay sa kanya, 00. Click natin yung claim domain name. Nire-register ngayon natin yung domain name natin. Click natin ang continue. Ito ay wala naman to. Balik na lang tayo sa home. Yan. Click natin ang manage sa domain name natin na bago. Step 3, install WordPress or content management system na gagamitin natin. Click natin ang websites. Then click natin ang manage. Click natin ang auto installer. And then click natin tong WordPress. Tapos, lagyan natin ang password. Click natin ang next. And then, click natin ang install. Okay, kung makikita natin, online na siya sa internet. Para makapag-login, lagyan lang natin ang forward slash login. And then, lagay natin yung credentials natin dito. Yung nilagay natin kanina. Ito na yung WordPress dashboard natin. Step 5, install theme. Punto tayo sa appearance and then themes. Let's click natin ang add new. Search lang natin dito yung Astra. Ito siya. Kata ng install. And then activate. Step 6, import demo website. Punta tayo sa plugins and then installed plugins. Click natin ang add new and then search lang natin dito yung Astra.
Click natin install now. And then activate. Click natin yung C library. Click natin Elementor. Dito, pwede tayo mamili ng demo website na ilalagay natin sa website natin or i-import sa business natin. For example, sa video na to, ito muna, Love Nature. Click natin ng skip and continue. And then, continue. View your website. Ito na yung itsura ng website natin. Pwede natin explore. Tingnan ng about. Services. Contact. Step 8. Elementor Page Builder. Halimbawa, gusto nating customize yung homepage. Mula dito, pwede na tayo mag-edit. Kiklik lang natin yung halimbawa, itong text, gusto natin baguhin. And then, baguhin natin lang dito sa left side. Ganun din sa mga paragraph na to. And then, halimbawa, gusto natin baguhin yung image sa likod. Natin ang select file. Halimbawa, ito. I-click natin ang select. Ganito rin sa mga image dito sa baba. Click lang natin yung image. And then, upload file. Natin ang select. Ganun kadali, may bago ng image. And then, pag okay na tayo, click natin ang update. Halimbawa, gusto natin baguhin itong button na to. Halimbawa, gusto natin pumunta sila sa contact. Copy lang natin itong URL ng contact. And then, click natin yung button. Then, lagay lang natin sa link. Paste lang natin dito. And then, update, contact, itong button. Pupunta sila sa contact us. Gagawa tayo ng professional email. Click natin ang manage. And then, emails. Click natin ang manage. Dito lang tayo sa free. Select natin. And then, lagay lang tayo ng pangalan or halimbawa, inquiry or contact. And then, lagyan natin ang password. Then, ang create. Meron na tayong professional email na pwede natin gamitin pang reply or pang email sa ating mga clients or sa mga business associates natin. Testingin natin yung email kung gagana. Then send. Okay, ito na siya, dumating na. Ito yung message na ginawa natin. Okay. Step 11, Google Analytics. Kukonek natin sa Google ang website natin. Punta tayo sa plugins ulit. And then, add new. Search lang natin ang Google Sitekit. Natin install now. And then, activate. Sitekit. And then, click lang natin itong connect to Google. And then, sign in. Click natin ang verify, and then allow, and then setup, and then next. Punta tayo sa analytics.google.com. Nandito na yung kumpletong data natin. Click natin to, and then all website data. Ayan, dahil real-time siya, dapat meron na siya ditong visitor. Ito na siya, meron na. Okay, ganun kadali. Ayos na yung website natin. Functional na siya.